information na binigay ni Chloe Delgado. Mukhang sandali na lang at matutuldo ka ng kasamaan ni Renato Hipolito at ng mga kasama niya. Dahil inaakala niyang patay na si Delgado, sigurado akong papasok na siya sa ating bitag. Sana nga lang, sir, ay legitimate ang lahat ng impormasyon na binibigay niya. Masyadong malaki ang itinataya natin diyan kay Delgado. Anong sabi nila, Cardo, sa hawak nating impormasyon? Sir, sa ngayon, nasa proseso sila ng validation para matiyak kung talagang mga foreign drug syndicate ang may hawak ng Kamagong warehouse. Kinakailangan mong manmanan kung saan magaganap ang transaksyon nila Jacob Serrano at ni Renato Hipolito. Naniniwala ako na legitimate lahat ng hawak nating impormasyon labang kin Hipolito at saka sa mga foreign drug syndicates. I can see no reason kung bakit magsisinungaling ni Chloe Delgado. Lalo't muntik na siyang mamatay dahil kay Hipolito. Kinakailangan na natin mahuli sila Renato Hipolito at si Jacob Serrano. Sir, may kasabihan, gaano daw katuso ang matsim ay naiisahan din. Ang akala siguro ni Hipolito ay lagi niyang mauunahan at maiisahan ang kanyang mga kalaban. Hindi niya naisip na yung babaeng pinapatay niya at akala niya ipatay na ay siya mismo ang magsisiwalat ng impormasyon namin sa kanila. Kuchi Kapi! Ano na naman ang nangyayari sa kabila? Nakita ko ang daming taong pumunta doon kala Aliana. Yung bagong supporters nila, mga ano ata yun eh, mga tindera sa talipapa. Tignan mo yan. Ikaw ang nagbigay ng permit, tapos kay Aliana sila susuporta. That's bad! Eh kasi naman, Konji, I believe, grabe naman kasi maningil to si Kapi. Eh syempre, di ba? Naghahanap sila ng kakampi. Naku, paano na yan, Kapi? Teka muna. Ilan ba yung sinasabi mong supporter ni Aliana na yan? Walo! Walo? Nagkakaganyan kayo sa walo? Hindi naman makakatulong yan kay Aliana. Ang gawin natin, harangin na natin yung iba, bigyan na ng pera para hindi na maka-join doon kay Aliana. Sapagkat hindi nila kaya labanan ng survey! Because survey says, Cup B will gonna win! Ernesto, you understand I have an upcoming transaction with possibly the biggest client yet, right? I know that, Mr. Miller. Good. Then you need to inform Miss Lily that she needs to be very vigilant, especially with this one. We need all the information we can get coming from the government. Sure, I'll tell her. All right. Inaasahan ko na properly coordinated ang ground movement ng Task Force Agila, so that there will be no untoward incident that will happen without compromising the confidentiality of this mission. Wala ka talagang balak na tigilan ako, Lazaro. Hindi ka na nakakatuwa. Hello? Hello, Miss Lily. Anong kailangan mo, Mr. Ernesto? May tatanong lang ako. Ano yun? May nasagap ka bang impormasyon mula sa palasyo? Mga about the checkpoints, drug-related plans, trade plans? Wala. Maisipan nila, nagigirahin natin sila. Yun nga ang gusto kong maisip nila, Jacob. Nagigirahin natin sila. That we can crush them at any time. Sige na. Iyakat nyo na mga yan. Naghihintay na si na Mr. Miller. Ano ba ang problema ng Juan na yan at hindi niya masagot-sagot ang tawag ko? Boss, baka dumidiskarte lang. Sigurado akong ginagawa niya ng paraan kung paano matanggap yung alok mo. Paano kung hindi? Paano kung tuluyan ang bumaliktad yung Juan na yan? Hindi na pwedeng gawin sa atin yung Cedric. Masyadong marami nakasalala dito, pati na rin si Lily. Sinabi ko na sa'yo noon, hinding-hindi pwedeng mawala sa akin si Lily. Hindi kay Miller, Serrano o Lazaro mapupunta ang solong distribution. Sa akin. Sinturon kayo dyan! Sinturon!
sa muluwag na pantalon, sinturon! Sinturon kayo dyan! Sinturon! 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 Ah, boss! Bago siya yung sinturon! Bagong-bago lang! Tara, tara! Ito, may bagay sa inyo. Kulay blue, kulay pink. Bagong dito! Bawal ka dito! Sige na, sige na! Bibigyan ko kayong discount. Ito, bagay sa'yo yung pink, oh. Hindi ko kailangan niya. Sige na, sige na. Tigas ang ulo mo. Sige na, sige na, sige na. Yeah, yeah, yeah. Ay, kuya, parang gusto niya sa ito. Hindi niya kailangan niya. Sige na! Tigas ang ulo mo! Sige na, sige na! Kuya, tala lang sabi. Sa atin na ito, ah. Ano yan? Nagbebenta kasi ako ng second hand ng cellphone. Cellphone? Baka gusto niya. Banda mo sa asawa ko. Original yan. Teki ito, ah. Hindi, ah. Para sa bus! Oy, oy! Si bus! Gusto mo yan! O, ito na yung cellphone mo! Sina! You must be Renato. Yes, of course. Have a seat. Thank you. Well, your reputation surely precedes you. Well, I've been waiting for this opportunity. It's nice to finally put a face to the name. General, kumusta naman ang paghahanda ng Task Force Agila? Confident na ba sila sa gagawin nilang pagsugod? May binuno kaming plano kung paano papasukin ang warehouse gamit ang impormasyon mula sa reconnaissance ng aming asset. And Task Force Agila is now ready. General De La Cruz, iparating mo na kay Captain Dalisay at saka sa mga kasama niya, I'm giving full support sa pagkilos nila. At pakisabi na rin na naniniwala ako na magiging matagumpay ang misyon nila. Maraming salamat. Sana. Ito na ang katapusan ni Renato Hipolito. Team! Ito na ang pagkakataon para mahuli natin si Renato Hipolito at si Jacob Serrano. Maraming beses na nila tayo natakasan at naisahan. Hindi na tayo papayag na mahuli nito. Kaya kinakailangan na mahuli natin sila. So how do we proceed? Well, we proceed by you proving to me why we should consider your offer. Well, you have my attention. As of the moment, sumusugod na ang Task Force Agila sa distrito ng Camagong. At ayon sa aming impormasyon, doon magaganap ang transaksyon ni Hipolito at Serrano with big-time syndicates. Na-identify niyo na ba kung kanino makikipag-usap si Hipolito? Siguro naman, General, may nabanggit na ibang mga pangalan si Chloe Delgado. Wala pa, Secretary. So you want to be the biggest drug cartel in the country? A little ambitious, don't you think? I have something that you don't have, Mr. Miller. Ayon sa report ng unang raid ng Task Force Agila sa bar ni Serrano, meron silang nakasama mga dayuhan. Posible kayang kasama yung ilang dayuhan sa transaksyon ngayon? We presume, sir. And it is highly possible. Malaki ang connection ko sa gobyernong ito. From the highest office to the local government. And it takes time to build those connections. Kaya kung papayag ka sa gusto ko, ibibigay ko sa iyo lahat ng proteksyon at koneksyon na gusto mo. Sounds tempting. I told you, I am dead serious. Okay, General. Please update me sa mangyayari. Umaasa pa rin ako na magtatagumpay si Captain Dalisay at ang Task Force Agila. Hello, Oscar. Hello, Lily. Napatawag ka raw. Kamusta na? May nangyari ba sa'yo? Wala naman.
Kasi sinabi mo sa akin nung inatid mo ko, dadalawin mo ako o tatawag ka sa akin. Parang kayo yung may problema dyan sa palasyo. Oo. Tungkol saan? Mas mabuti wala ka munang alam. Baka makasama sa recovery ng operasyon mo. Promise, dadalawin kita. Goodbye. Here's a sample of our latest product. Kailangan may tumawag sa gitna ng importanteng deal na ito. Wala ka nang pakialam doon. Juan. Forgive him. He's one of my most trusted clients, Carl. Well, after this transaction, Mr. Miller, I will be your only client. And with our partnership, I assure you, I can control all the dealers in this country within a year. Ah, wala yun. Eh, yung kliyente ko, kaya yun sa ilang buwan. Mas malaki pa yung inaalok sa atin. Mr. Miller, this deal is for the big boys. Somebody take the dog for a walk. Sira ang ulo pala to. Hey, we need each other alive. Now. Shall we get back to the business that we're here for? Juan? May mga importante pinag-uusapan sa palasyo na ayaw sabihin sa akin ni Oscar. Woiwe, taiting sinranila. May mga bagay na kahit na ang pamilya, hindi pwedeng sabihan ng presidente. Paano yun? Mawawala ng saysay ang pagkakaroon mo ng relasyon sa kanya. Hindi, Maylene. Kailangan ko lang manipulahin si Oscar na sabihin sa akin ang lahat ng gusto ko malang. Coming. Sir. Lapit na ba tayo? Medyo malapit na po, sir. Team! Punta na kayo. Lapit na tayo. Hold on!